Ang pagbiyahe ng BRP ng Philippine Coast Guard PCG napapalit sa BRP Teresa Magbanua papunta sa Escoda Shoal o Sabina Shoal ay nagdadala ng mga hamon at posibleng sitwasyon. Narito ang ilan sa mga posibleng harapin ng PCG at mga salik na makakaapekto sa kanilang tagumpay. Dahil sa pambabatikos ng tao sa social media, maaari isa ito sa dahilan kung bakit ang PCG at Philippine Navy ay agad na tumugon sa hamon na magpadala na agad ng barko hang gobyerno upang bantayan ang ating teritoryo sa Sabina Shoal. At minumungkahi ang alisin na ang Pride at tanggapin ang alok na tulong ng US sa resupply mission. Nang sa ganon ay di na maulit pa ang nangyari sa BRP Teresa Magbanua. Hinihiling din ng mga Pilipino na magkaroon ng karagdagang EDSA site sa lugar ng Palawan para sa naval at air defense site para sa dagdag na presensya ng mga bunk militar ng Pilipinas at US. At ito naman ang mga posibleng harapin ng PCG pagbalik sa Escoda Shoal. Posibleng harapin ng PCG at Philippine Navy ang mga sumusunod. Presensya ng Chinese Coast Guard or CCG o Maritime Militia. Posibleng hamon ng Escoda Shoal ay bahagi ng West Philippine Sea na illegal na inaangkin ng China. Malaki ang posibilidad na ang BRP ay makakaharap ng Chinese Coast Guard o mga barko ng Maritime Militia na madalas nakapwesto sa mga dispute water. Ang sumunod, taktika ng China. Maaring subukan ng China na dlangan ang pagpasok ng PCG sa pamamagitan ng mga blockade, water canyon attack tulad ng mga nangyari sa Ayungin Shoal or diplomatic pressure. Ngunit may mga paraan para maiwasan ang mga malalang pangaras ng China dahil sa madaming ruta para marating ng BRP ang Escoda o sa Sabina Shoal. Ang BRP barko ng Republika ng Pilipinas ay maaaring dumaan sa iba't ibang ruta depende sa lokasyon nito at ng Escoda Shoal o sa Sabina Shoal. Narito ang ilan sa mga posibleng daan. Una, ang Palawan Route. Kung ang barko na ay nasa pwesto ng Puerto Princesa o ibang parte ng Palawan, maaaring duman ito sa dagat na malapit sa kanlurang bahagi ng Palawan. Kailangan nilang maglayag patungo sa West Philippine Sea. Pangalawa, West Philippine Sea Route. Kung ang BRP ay nasa mas malayong lugar ng Pilipinas, maaaring dumiretso ito sa West Philippine Sea at maglayag patungo sa timog kanlurang bahagi kung saan matatagpuan ang mga shoal na ito. Ikatlo, Pag-asa Island Route. Kung ang BRP ay malapit sa Pag-asa Island, ito ay parte ng Kalayaan Island Group. Maaaring itong dumaan sa timog o timog silangang bahagi patungo sa Escoda Shoal or sa Sabina Shoal. At ang panghuli ay hindi gaanong paraan, ngunit posible, ito ay ang Spratly Island. Dahil may kalayuan, kaya ito ay magiging ikahuling ruta na maaaring tahakin ng BRP papunta sa Escoda Shoal. Ang mga daan ay maaaring kontrolado rin ng panahon, kondisyon ng dagat, at mga presensya ng ibang bansa tulad ng China na nag-aangkin ng illegal sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ang tagumpay ng PCG ay nakasalalay sa iba't ibang salik tulad ng suporta ng internasyonal na komunidad, diplomatic strategies, at kakayahan ng barko at tripulante, bagamat maaaring maging mahirap ang misyon dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Ang paggamit ng tamang diskarte o koordinasyon at suporta mula sa mga kaalyado ay magpapataas ng posibilidad na magtatagumpay ang ating BRP sa kanilang misyon.